palakpakan po natin Mayor Bico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga staff ng ating sanggunian panlungsod, mula sa secretariat hanggang sa staff ni office ni Vice Mayor Iyo, sa ating mga konsehal, mga konsil. Magandang umaga. Salamat po sa pag-host ng ating flag ceremony ngayong umaga. Kala ko pa naman magkikita na kami ni Vice. Kala ko nag-confirm po siya. Pero anyway, ano, sa totoo, sa civil service rules, hindi naman required ng mga elected officials na pumasok sa flag ceremony. Kaya wala naman problema yun. Ayun nga lang, tinetext ko si Vice, hindi naman sumasagot sa akin. And minsan, meron tayong mga kailangan pag-usapan. Siyempre, pareho pa rin kaming nakaupo. Kahit sabihin mo, hindi kami magkasama sa politika, wala naman pong problema sana yun. Alam niyo, ang pampolitika, mabilis lang naman yan matapos eh. Pagkatapos ng eleksyon, may kita po ninyo, yung mga maiingay ngayon, tatahimik din po yan ulit. Ano man ang maging resulta ng halalan, ganun naman po, every 3 years ang nangyayari. Pero sana, bago tayo mag-usap tungkol sa politika, bago tayo mamulitika, ito lang po, pasensyahan niyo na po, kailangan ko lang din po sabihin. Eh, kung nakakausap ko sana si Vice Iyo, at kung sumasagot ka sana sa mga tawag at text ko, di sana hindi ko kailangan sabihin in public. Pero wala na rin po akong choice kasi hindi naman nga po sumasagot sa akin. Sana bago natin pag-usapan ng politika, bago tayong mamulitika, magtrabaho muna tayo, tuloy-tuloy po sana tayo sa trabaho natin. Gaya po ng pag-flag ceremony na kayo po host ngayon, hindi natin pinalitan na yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ika nga, as close to regular programming, kahit nasa gitna po tayo ng COVID-19, pipilitin natin na regular programming tayo. Alam nyo yung pagpuna o pagkomento, pagbigay ng suggestion sa ating pamahalaan, tinatanggap po lahat yan. Hindi po masamang mamuna. Hindi po masama ang magbigay puna. Hindi po masama ang magreklamo dahil bilang mga mamamayan, karapatan po natin yan. Nakita naman po natin na ngayon sa ating administrasyon, transparent tayo, lahat nakabuklat. Pinapakita po natin, inilalahat natin, maganda man o masama, magandang balita man, gaya nung edit kanina, o hindi magandang balita, bad news man o good news, lahat po yan nakabuklat. Alam naman po natin, siguro 3 years ago, dati, takot po lahat magsalita. Kahit mag-post sa Facebook, isang pawanip ng pamahalaan, papatawag ka agad yan, papagalitan ka agad yan. Kayo po, matatagal na kayo dito. Alam po niyo yan. Di Vice Mayor Rio, hindi naman nagsalita yan ng ilan years. 6 years na Vice Mayor, hindi nagsalita kahit isang maganda yan. Ngayon po, sinasabi ko ulit, walang masama na mamuna. Pero pagdating sa mga formal na proseso bilang mga halal ng bayan, kailangan magtrabaho muna tayo. Anong karapatan natin mamuna kung yung formal na tungkulin natin ay hindi natin nagagampanan? Pero po sana isipin natin bago ang lahat. Alam nyo, kailangan bago tayo mamuna, mag-ambag muna tayo sa mga formal na proseso. Halimbawa na lang po, ang isang Vice Mayor, member po yan ng City Development Council. Nag-attend po ba si Vice Lund? Member po siya ng City Development Council, Execom. Member po siya ng Peace and Order Council. Executive Legislative Agenda na sa Sanggunian Panlungsod Session Hall mismo ginanap. Wala rin po siya. Nung budget deliberations natin para sa 2022 Appropriations Ordinance, siguro mga 3-4 na beses ko po siyang tinex. Ipe-present po sa kanya. Bilang respeto at courtesy ko sa kanya, ipe-present ko sa kanya, ako na mismo magpe-present sa kanya ng budget. Para alam niya rin, at kung may ipupo na siya, mas maganda. Alam niya muna kung ano yung pinag-uusapan. Kaya ano pong mangyari? Halimbawa po, sa reklamo sa basura, wala pong problema kasi may problema naman talaga sa basura. Pero bakit noong 2018, nung nagka-problema rin naman sa basura, para bang lahat nakatikom ang bibig? Yan po ang sinasabi natin. Ngayon naamin natin, pinapakita natin ng contractor sa basura, mayroon more than 2 million pesos na penalties na babayaran. Bukas po lahat, nakabuklat po lahat, ang nilalahad po natin. Ngayon po, babalik po tayo dun sa sinasabi ko.
nung nakaraan, nagkaroon pa ng isang compilation si Vice Mayor ng ating ni si Vice CEO ng mga problema sa DSWD Second Branch. Inuulit ko po, walang problema sa pagpuna kasi totoo naman na may problema sa DSWD Second Branch. Pero sana bago mag-post ng compilation video, inalam muna kung ano yung totoong problema. Sana inalam muna kung ano yung nangyayari. Papakita naman sa kanya kasi yun yung respeto natin yan, ilang may posisyon, ilang halal ng bayan. Kung nag-request siya ng meeting sana kasama ang DSWD hanggang regional, welcome na welcome po siya sumali. Sa totoo, ini-invite pa nga namin siya. Hindi naman dumarating. Sana alamin muna natin kung ano yung totoong nangyayari. Alamin natin kung ano ba talaga ako mismo, no? The second tranche, DSWD. Ako bilang pagrespeto ko na lang sa national na nakita ko naman kasi hindi perfecto pero nagtatrabaho naman. Kaya kalimik ako tungkol sa issue na yun. Pero kung gusto talaga natin magsalita, inuulit ko, walang problema. Pero alamin muna natin at makilahok tayo dun sa formal na proseso. Kasi may pagkakataon naman tayo. Kung hindi sana nakaupo, walang problema. Kahit anong pwedeng sabihin. Pero may posisyon eh. Nakaupo. Engage muna sa formal na proseso. Tapos kung may mali talaga, go. Sabihin na kung anong kailangan sabihin. Binubuklat nga natin lahat. Inilalahad natin ang lahat sa taong bayan. Kasama yan sa trabaho natin. Yung pagpuna, walang problema. Kasama yan sa trabaho natin. Pero engage muna natin at gawin muna natin yung trabaho natin. Sumali muna tayo sa mga formal na mekanismo. Yan lang po, pagpasensya niyo na po kung kailangan ko sabihin ngayon. Kasi at least dito, pag sinabi ko, alam kong makakarating sa kanya. E pag tinetext ko, hindi ko alam kung nababasa ba niya o ano. Kaya dito ko na lang po sasabihin. Anyway, magtatapos po ako sa isang medyo magandang balita naman. Lalo na para sa ating Pasig City Band. Alam niyo na po ba yung magandang balita natin? Mukhang alam niyo na yata, hindi ko na kailangan i-announce. Alam niyo na, lalo na para sa mga J.O. Matagal po, yung iba sa inyo, matatagal ng J.O. Ano? Yung mga J.O. natin, unahin na namin kayo, mga J.O. para maging mas maayos-ayos yung mga binipisyo natin. Palakpakan po natin, Pasig City Band. Kaya na kayo sa gitna ng pandemya, talagang hindi tumigil ang mga yan sa pag-iinsayo at nandito po sila. I-test na lang natin kayo regularly na PCR kung okay lang sa inyo sa antigen para safe na safe po tayo. At of course, yung mga health protocols, pinapaalala po natin. Hindi lang naman sa kanila, no, kundi sa atin lahat. Yung personnel selection board natin, tuloy-tuloy po yan. Huwag na natin kalimutan yung mga health protocols natin. Ano? Talagang yung Omicron, hindi man kasing severe yung mga sintomas dun sa Delta o anong ibang variant, ay mas nakakahawa po. So pag pinag-total-total natin, mas marami pa rin yung magiging severe dahil sobrang taas ng reproduction rate. Yung sabi nga, yung Delta, yung R0, nasa 2, more or less, nung peak niya, ito pong Omicron, according to our CESU, nasa 4 to 5, nasa 8 to 10. Ibig sabihin, 4 to 5 times na mas nakakahawa ang Omicron. Kaya pakiusap po natin, pati sa ating mga kauni, kung meron tayong mga karamdaman, kung medyo sinisipon tayo, kung meron tayong lagnat, ay magkusa na po tayo, huwag tayong pumasok. Dahil overwhelmed po talaga ang healthcare system natin, lalo na marami sa healthcare workers natin, kasama yung profilers natin sa vaccination, ay talagang naka-quarantine ngayon. Sa totoo, nasa 30%. 30%, almost one-third ng ating mga health workers sa iba't ibang pasilidad ng ating syudad ay naka-quarantine. May mga iba po, nag-resign na dahil hindi na talaga kinaya o nakahanap na nila pati mga emergency hires natin. Mahirap na sitwasyon po talaga ang pinagdadaanan natin. Hindi po biro itong pandaigdigang krisis na ito. Lahat naman ng lokal na pamahalaan, pare-pareho tayo. Nag-exchange notes tayo sa iba't ibang mayor. Ganun din naman po yung nararanasan o na pinagdaraanan sa ibang lugar. Pero basta tayo, gagawin pa rin natin, gaya ng ginawa na natin, gaya ng gagawin pa natin ng lahat na makakaya natin. Hindi madali, hindi naging madali, at hindi magiging madali. Pero basta nagtutulungan tayo para sa ikabubuti ng ating lungsod, laban kontra COVID-19, kaya naman ang pagsubok na iba po sa atin ay kakayanin po natin ito. Sa inyo po lahat, sa staff ng ating Sanggunian Panlungsod, maraming maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Adjourn na po tayo.